Ayan, since wala akong lecture pa about taxes, I'm going to talk about taxation laws and its relation to Philippine tourism, okay? General view lang tayo, okay? Yung mga information na to within the level of tourism students and hospitality management students para lang sa tawag dito, better understanding or general information lang na within our standard, di ba? Yung mga related tax laws lang na kayang i-absorb ng ano undergraduate, okay? So, a little bit of something or anything about tax, okay? Taxation is one of the three main powers of the government ng Pilipinas, okay? Di ba, yung unang power is under political law, police power. So, it controls the liberty and property of the people or the Filipinos. So, the second power is eminent domain. The taking of a private property with just compensation. So, private property to. Ganun din ang taxation, guys. Okay? We are talking about the regulation of the state by, tawag dito, pertaining to the property of its citizen. Kasi pera to, di ba? Tax pera, di ba? Pwede rin property. So, depende yun sa authority natin. So, ganito yun. Ang power of taxation is inherent sa isang bansa. That means, hindi kailangan ng batas or tax laws, okay, para mag-collect si government ng taxes from its citizens. Okay? Bakit? Eh kasi, kung hindi magko-collect si government ng taxes, wala siyang anything na magsasubsidize sa mga projects niya. Ito yung lifeblood doctrine, okay? So, pag tinanggal mo ang dugo sa isang tao, hindi siya gagana. Diba? Lifeblood doctrine sa taxation. So, that means, ang taxes ay lifeblood of the government. Okay? Hindi natin kailangan ng batas para lang ang gobyerno ay hindi mangolekta or mangolekta ng taxes. So, kailangan, tawag dito, pwede siya mag-impose or hindi ng tax laws, okay, para sa to defray expenses, magko-collect ng mga taxes from the income of the citizen. Okay. So, tawag dito, may mga instances na ginagamit ang taxes to destroy the property of the person. Okay? So, para siyang police power din in a way. Kung yung taxes na yon ay in-impose para i-destroy yung isang property. For example, yung mga vices, sigarilyo, alak, yung mga ganyan. So, may mga certain property na pwedeng i-impose ng malakihang taxes para, alam mo yon, bumagsak yung ganong negosyo. So, pwedeng gawin yon. So, that is under police power. Kung alam ni government na nakakasira siya sa lipunan. Okay? So, sa ngayon, guys, particularly with the tourism industry, meron tayong travel tax na tinatawag. Okay? But then, before that, bago tayo mag-discuss ng travel tax, at least alam na natin na any income, okay, na meron ng Pilipino, Philippine citizen, okay, within and without the Philippines. Bakit without? Eh kasi yun ang sabi sa tax code. Kinopya lang natin siya sa American tax. Sabi ng luminary. So, within and without the Philippines, pwede siyang impose ng income tax. Okay? So, yung mga companies natin in the tourism industry, they can be imposed with corporate tax. Okay? Corporation tax. So, individually, meron tayong tax, yung nga yung income tax, pag magtatrabaho na tayo sa industry. Tapos yung corporate tax naman, yan yung mga taxes na babayaran ng company natin. For example, yung employer natin, kasi meron silang income gained
from sources within the Philippines, for example, lang kung corporation siya dito sa Pilipinas, okay? ayon. So, generally speaking, ang mga taxes natin, guys, okay, or tax laws natin ay given or delegated by the Constitution to the Congress. Okay? Congress meaning the House of Representatives and the Senate of the Philippines. Okay? So, kung Congress, tapos may mga politiko na nagsasabi, ah, pabababaan ko, patatanggal ko yung mga taxes na yan, keme-keme. Okay, go. Maniniwala ba tayo doon? Malamang since alam nyo na, na tinuro ko na sa inyo na ang taxes ay inherently vested by law sa Congress, okay, hindi siya basta-basta tinatanggal ninuman. Okay, but by Congress. Kasi inherently given by the Constitution yung power to tax kay Congress. Eh sir, paano yung mga local government? Nasabi nga kanina, may mga local government entity tayo na pwede mag-impose ng tax. Yes, pwede. Bakit? Kasi may batas. Yung local government code. Okay? Dinelegate yung pag-levy, assess, collect ng taxes sa local government natin. Bakit? Para naman maging ano, tawag dito yung merong freedom or autonomy ang local government to levy, collect, levy, assess, collect yung mga taxes within their territory. Okay? Para na rin yon sa mga projects nila. Eh sir, paano yung mga barangay? Pwede rin. Okay? Pwede rin mag-impose ang mga barangay ng tax. Pero through their council. So, usually guys, nasa konseho pa rin yan. May mga legislative branches or a little bit pwede natin sabihin yung mga group of people na delegated by law na pwedeng mag-assess, mag-collect, or gumawa ng mga tax laws within their territory. Okay? So, tawag dito, may precaution lang si batas or si constitution that or si tax law, general rule natin that we should not kill the chicken that lays the golden eggs. Ano ibig sabihin nito? Sa industriya natin, okay, hindi dapat tayo mag-impose ng malalakihang taxes para mamatay yung mga employer naman or mga business natin. Okay, yung mga businessmen or yung mga negosyo within the industry. Okay? Kasi sila yung nagbibigay sa atin ng kabuhayan, 'di ba? Kung masyado silang mataas, masyadong mataas yung taxes nila at magsasara sila. Okay? Sino pa ang kukunin nila para mag 'di ba, mag-operate? Wala na. So sino nawala ng trabaho? Yung mga employee. So, it's a chain reaction. Kaya meron tayong tinatawag sa government, sa tax laws natin na doctrine na we should not kill the chicken that lays the golden egg. Eggs. Ayan, para mas maraming itlog. Okay. So, sa income tax, alam na natin yon kapag tayo sumusweldo, may portion doon na natawag dito, napupunta sa government, 'di ba, para mag-sustain ng mga projects niya, ganun din sa mga corporate taxes. Aside from that, guys, yung tinatawag natin yung travel tax, okay? Yung mga meron ba tayong VAT or yung value added tax sa industry? Well, in some tawag dito, in some of our sectors, merong VAT. Okay? Bakit? Kasi 'di ba ang tourism or hospitality industry is engaged with services. Okay? In ways tawag dito, in some ways tawag dito, yung mga industry na 'yon may be subject to VAT.
or value-added tax. Okay? Eh, sir, may tax na dito si national government, may tax pa si local government. Hindi ba double taxation yon? Guys, as a general rule, hindi naman siya talaga prohibited by law, yung double taxation. Okay? Hindi siya prohibited by law if yung same tax na yon, okay, tawag dito, was assessed, levied, or collected by the same taxing authority. Eh, iba naman si local government, iba naman si national government. Okay? So, that means, guys, pwedeng i-tax ang isang service sa tourism industry ni national government or ni local government. Or pareho nila. Okay? So, hindi prohibited ang double taxation. So, sa ngayon, tawag dito, at least alam na ninyo, guys, na ang income ng isang Filipino ay taxable, okay, within the Philippines. Pwede rin naman kung Filipino siya outside of the Philippines, provided may income siya doon. Eh kung wala naman siyang income, ano itatax natin? Malamang wala, diba? So, yun lang yung mga basic natin na dapat matutunan sa tax. And the tourism industry. So, sana meron tayong konting takeaway. Okay?